Ah, nandito na po tayo sa working area namin. Pasok po kayo. Pakita ko po sa inyo kung paano ginawa lahat ng aming mga produkto. O makikita po natin dito, mayroon din po kami mga paper mache, mga boxes. So, hindi lang po basta mga wood carvings ang aming mga produkto. Meron din po kaming, tumatanggap din po kami sa mga special events, sa birthday, weddings. Meron po kaming mga souvenirs na pinamimigay, katulad po nito. Papakita ko naman po sa inyo kung paano po magsimula bumuo ang isang imahe o paggawa ng isang santo. So magsisimula po muna tayo dito sa blocking. Hahati-hatiin po muna natin ang mga kahoy. O, next step natin, pagkatapos mag-block sa bansuan, dito na ngayon tayo sa bagbag. Ngayon itong pagbabagbag, dito natin makikita ngayon yung scaling ng paggawa ng santo. Mukha, leeg, katawan, yung ripahe ng damit. Doon natin makikita ngayon dito. Oh, pagkatapos magbagbag, dito na tayo sa linis naman. Pagkatapos natin i-blocking, yung mga detalye ng ukit, ng bagbag, i-detail natin ng maayos na maayos na. Pagkatapos natin linisin yung pagkatapos bagbagin, lilinisin, dito naman tayo sa asisin natin. Tatanggalin na natin, pakikinisin na natin ng gusto itong mga inukit natin. Ito yung as is na tinatawag natin sanding paper. Pagkatapos yung as isin, dito naman tayo sa painting, ano naman to, stasyon. Nilalagyan pa namin ng primer yan, tsaka mo ngayon pipintahan uli ng kulay balat, tsaka ka ngayon magmamasilya uli. So, ito na yung last na stage ng paggawa ng isang image. Santo. Ito yung pinaka, para sa akin, pinakang gustong-gusto ko. Matagal, siguro, abutin tayo ng 2 weeks. Mahirap mo rin madaliin kasi oil siya. Mahirap siyang matuyo. Matagal. Sa mga gusto magpinta, tiyaga lang din. Tsaka, focus ka dun sa gagawin mo. Kung saan ka, tsaka huwag mong lagyan ng doubt yung trabaho mo. Simula pa lang, ito nakuha ko to sa isang magaling ding pintor. Nakuha ko to. Sabi niya, huwag mo lagyan ng question mark agad yung trabaho mo para natapos siya ng maganda yan para sa'yo.